magandang araw na naman po mga kahuni at nandito na naman po tayo para sa isang makapagdamdaming talakayin at tiyak na kapupulutan ng aral ng ating tagapakinig. So, kung ikaw ay nakikinig ngayon, tiyak, madami kang matututunan. Ako nga po pala ang inyong DJ, ang DJ na magpapatibok ng inyong puso, DJ John Paul. So, stay tuned at makinig dito lang po sa Huni 102.9 DYNSFM, your radio. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay patungkol sa isyong hindi pagkakapantay-pantay ng kasarian, kung saan nagibita tayo ng isang taong nakaranas ng diskriminasyon at hamon sa buhay patungkol sa kanyang tunay na pagkakakilanlan. Siya po ay nagtapos ng cum laude sa University of Eastern Philippines noong 2018 at kanya pong kurso ay Bachelor of Technology and Livelihood Education at kasalukuyan naman siyang nagtatrabaho ngayon sa Provincial Capital located at Barangay Dalakit at nakatira naman siya sa Barangay Abad Santos, Catarman, Northern Samar. At narito po ang ating bisita. Hayaan niyo po akong ipakilala ko siya sa inyo. Nandito na po siya. Please welcome Mr. Marcos. Maraming salamat po DJ John Paul at magandang araw po sa ating mga tagapakinig ng Huni 102.9 DYNSFM Hear Radio. Salamat din po Mr. Marcos dahil pinaunlakan niyo ang aming imbitasyon. Maaari po muna tayong umupo para po makapag-start na po tayo sa ating programa. Kumusta po kayo ngayon, Mr. Marcos? At ano po ang inyong pinagkakabalahan sa buhay? Ayos naman po. Kahit pa paano ay nakakaraos naman sa buhay. Pinagkakabalahan ko po ngayon ay currently nagtatrabaho po ako sa Capitol. Mabuti naman po kung ganun. So ayun, hindi na po ako magpapatumpik-tumpik pa. Kumbaga, diretso na tayo sa tanungan. Pero bago pong lahat, para sa kalaman ng ating mga tagapakinig, si Mr. Marcos po ay isang bisexual. Tama po ba? Oo, ako ay isang bisexual at hindi ko alam kung paano at bakit ako naging ganito. Hindi ko ito pinili. Parang kusa na lamang itong lumalabas sa aking damdamin o pagkatao at kilos. Paano at kailan nyo po nalaman na ganyan po ang inyong kasarian? Paano or kailan ko nalaman na ganito ang aking kasarian? Ito ay nung una pa lamang, naalala ko nung ako ay nasa elementarya. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano ang sinasabing mga bisexual, bakla, tomboy. Parang sa panahong iyon, base sa obserbasyon ng aking mga magulang, ako ay mas malapit sa mga babae kesa sa mga lalaki. At yung mga pinipili kong laruan ay hindi para sa lalaki, kundi ito ay para sa babae. At doon nila napagtanto o alam na nila noong paman na ako ay may ibang kasarian, hindi lalaki at hindi babae. Iniisip ko, Mr. Marcos, maaari ka po bang magkwento patungkol sa hamon mo sa buhay mula pagkabata, nung time na nag-aral ka na, yung relasyon mo sa iyong pamilya at sa labas? Naging hamon ko sa buhay noong ako'y bata pa hanggang sa nag-aral na at ngayon nakapagtapos na ako. Naalala ko nung bata pa ako, hindi ko alam kung ano ko. Pero mismo yung mga taong nakapaligid sa akin, sila yung humusga na ay, naalala ko sinasabihan ako, bakla, bakla. So parang tumatak sa isip ko na hindi ako lalaki, parang
bakla nga talaga ako, so nabibilang ako dito. Tapos nararamdaman ko yung pagiging uncomfy kapag nandun ako sa mga lalaki, kasi nga iba talaga yung mga kilos at galaw nila, at iba din yung gusto nila. Hanggang sa pagdating sa pamilya, sila mama, sila papa, di ko alam na pala nila na ganito pala ako. So parang sa pamilya ko hindi ako nahirapan na ipakilala ang aking sarili sa kanila, kasi bata pa lamang ako, alam na daw nila, since nakikita na nila yung mga kilos ko. Hanggang nung nag-aral na ako, feeling ko hinuhusgan ako ng mga tao. Pero base sa experience ko, walang nag-usga sa akin personally yung sinabihan ng bakla ka, ganon, tapos bakla. Oh, parang feeling ko lang yung mga mata nila pag nakalingin sa akin ay bakla. Pero wala naman usga na galing talaga sa bibig nila, sa harap. Hanggang sa ngayong malaki na ako, tanggap ko, tapos masaya naman ako sa kung ano ako. Ako yung tipong part of the LGBT na ayokong mapaghalataan na bakla. Gusto ko lalaki pa rin yung tingin nila sa akin. Tapos yun, ayoko kasi parang feeling ko husgan nila agad ako. Tapos yun yung gusto kong i-identify, yun yung gusto ko na hindi lang nila malaman na bakla ako, yung mga hindi ko close, pero yung mga taong malapit sa akin, inapakita ko kung ano talaga ako. Sinasabihan ko na sila ng ano, para hindi sila malibago. Doon. Sa iyong sarili naman, Mr. Marcos, ano ang naging dahilan o ano ang kwento na ganito ang iyong kasarian? Mga kwento sa aking sarili, balikan natin ang aking sagot noong ako'y nasa elementarya pa lamang. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi nilang bisexual, bakla, tomboy. Hanggang sa noong nag-high school na ako, naalala ko may mga nakikita na ako or nakakasalamuha, halos kapareho ko. So parang na-adapt ko yun na ganito yung mga kilos nila, baka parte ako ng organisasyon na yan. Sabihin na natin yung organisasyon na yan, parang hindi ko ginusto, pero parang bakit ang lapit ng loob ko sa kanila? Bakit halos pare-parehas kaming iniisip, pare-parehas kaming gusto? So parang doon na nagsimula na in-identify ko na yung sarili ko na ako ay hindi nabibilang. Pinanganak akong lalaki pero hindi ako nabibilang sa mga lalaki. Ito'y base sa aking damdamin, hindi lamang sa gusto ko, pero yun talaga yung lumalabas sa aking damdamin. Naalala ko noon, pinilit kong magbago, tulad ng nakikisama na ako sa mga lalaki, para kasi feeling ko na baka nalilis lang ako ng landas. Pero nung napunta na ako sa mga lalaki, mga kaibigan ko mga lalaki, parang ang hirap magpanggap, ang hirap baguhin yung sarili mo na araw-araw pagigising mo, bakit kailangan mong gawin yung mga bagay na hindi mo namang gusto? Tapos tumigil ako, pumunta pa rin ako sa mga friends kong mga kapareho ko, tapos dun ko talaga napifeel yung kalayaan, kalayaan ng aking nararamdaman.
At least sa ngayon, alam mo na kung saan ka magiging masaya o masaya. Yun naman ang pinaka-importante, di ba, Mr. Marcos? Oo. Okay, that's right. So yun, maraming salamat po muli, Mr. Marcos, sa pag-share ng inyong kwento. And I hope na ang ating mga tagapakinig ay may natutunan sa isyu na ng ating guest ngayong araw. Kasi ako, kahit sa sarili ko, ang dami kong natutunan. Ramdam ko mismo kahit hindi man ako parte ng LGBTQIA+ community, ramdam ko yung hirap na pinagdadaanan nila. Hindi basihan po ang kasarian para tayo ay mangusga ng tao. Papapansin natin na base sa kwento ng ating guest, mahihirapan talaga tayong ilabas kung sino talaga tayo at kung ano ang ating tunay na nararamdaman kung ipipilit nating baguhin ng ating sarili. Huwag nating lukohin ang ating sarili dahil kung talagang mahal natin kung sino talaga tayo, dapat gawin natin ang mga bagay na makapagpapasaya sa atin. Huwag nating hayaan ng panghusga ng ibang tao ang maging hadlang at maging dahilan upang tayo ay hindi maging masaya at hindi piliin ang mga gusto natin sa buhay. Hanggang dito na lang po at muli ako ay nagpapasalamat sa inyong lahat. Lalong-lalo na sa ating guest ngayong araw na si Mr. Marcos at sa pagkwento ng kanyang buhay at sa ating mga tagapakinig na palaging nakasubaybay sa ating programa, maraming salamat po. Hanggang sa muli mga kahuni, ako pa rin ang iyong DJ, DJ John Paul. At nakikinig pa rin kayo sa Huni 102.9 DYNSFM, your radio. Magandang araw mga kaibigan, ako po ay narito upang ating talakayin ang napakahalagang issue ng pagkakapantay-pantay ng kasarian. Ito ay hindi lamang isang usaping pangkababaihan o kalalakihan. Ito ay usapin ng lahat at nagbibigay daan sa lahat ng mga tao na namumuhay ng malaya at may dignidad. Bawat isa sa atin ay may papel sa pagtahak tungo sa isang mas pantay na kinabukasan. Panahon na para tayo magkaisa upang labanan ang diskriminasyon. Kilalanin natin na ang kakayahan at potensyal ng bawat isa ng walang pinipili kasarian. Magtulungan tayo sa pagpapalaganap ng edukasyon tungkol sa pagkakapantay-pantay. Tara at magkaisa, hindi ka nag-iisa sa labang ito. Simulan natin ngayon para sa mas pantay at makatarungan na kinabukasan. Tunguhing pagkakapantay-pantay na kasarian. Tayo ang pagbabago. Tara, sumama ka na! Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng PS Development Communication at ng Huni 102.9 DYNS FM, your radio. Ah! Bakla! 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 Ah, bakla! Tama na po! Nay! Nay! Ha? Anak! Anak! Nay! Oh, shh! Tahan na, okay? Tahan na. Panaginip lang yun. Ako si Marcos. Oo, ito ako. Bata pa lang ibang-iba na sa lahat. Bata pa lang alam kong may iba na sa akin. Palaging nakatatag sa isip ko na lalaki ako. Kahit alam ko sa sarili ko na hindi dahil may iba sa akin at nararamdaman ko yun. Ayoko kasi makarinig ng mga salitang masakit galing sa ibang tao dahil lamang sa kasarian ko. Oo, bata pala ako, hindi ko na alam kung ano talaga ako. At dahil na rin siguro sa murang pag-isip ko, kaya hindi ko masabi kung ano ang kasarian ko. Mahirap ipaliwanag dahil sa mapanghusgang mundo. Pilit mo man itago, kalaban mo naman ang sarili mo. Ang hirap, sadyang napakahirap.
isang maling kilos at galaw mo lang parang agad-agad uhusgahan ka. Kung tipong mas gugustuhin mo na lang magkulong sa kwarto kaysa ang lumabas. Kasi kahit anong pilit kong iayon ang sarili ko at makisama sa iba, hindi naman ako naging masaya. Sabi nila, lahat ng tao ay may kalayaan. Totoo. Pero sa sitwasyon ko, ang hirap. Pilit ko mang magbago, pero mahirap. Opo, Nay. Andiyan na po. Nay. O, kain na, nak. Nasaan po si tatay? Ayun, pumasok na sa trabaho. Sige na, bilisan mo na dyan kumain. Oras na, oh. Malilate ka na. Tapos na po ako, Nay. Alis na po ako. Bye, Nay. Sige, nak. Ingat. Mag-aral ka mabuti, ha? Opo. Hinaan mo tong Barbie ko, kasing ganda ni Aunt Curtis. Na? Ay, Casey, alis na ako. Andiyan na si nanay. Laro ulit tayo bukas nila Charlotte, ha? Bye! Bye! Tay, Nay, kanina po po kayo? Sino yun na? Yun. Mga klase ko at kaibigan. Lahat sila? Oo, Nay. Bakit? Wala naman. Tayo na, uwi na tayo. Sige po, Nay. Linda, maghanda ka na agad ng pagkain nang makapag-apunan na tayo. Sige, mahal. Marcus, anak, kamusta ang eskwela? Okay naman po, Nay. Mabuti naman kung ganun. Napansin namin ng tatay mo na kung madalas nakikipaglaro ka sa mga babae. Bakit parang mas malapit ka sa kanila kaysa sa mga kaklase mong lalaki? Di ko din po alam, Nay. Siguro mas komportable lang po ako na sila ang nakakasama at nakaklaro ko. Tama na yan. Importante nag-aaral ka ng mabuti, anak. Alalahanin mo ang pag-aaral mo. Andito lang kami ng nanay mo palagi para sa'yo, okay? Opo, Tay. Alam ko sa panahon na yon, alam na ni nanay at tatay na may iba sa akin dahil sa mga kilos ko. Hindi lang nila siguro sinabi sa akin dahil nasa bata pa ako at wala pang masyadong alam tungkol dito. Siguro na rin ayaw nilang masaktan ako at usgan ng ibang tao hanggang sa nag-high school ako. Dito ko nalaman na iba talaga ako. Dito ko nalaman ang tungkol sa pagkatao ko at kung ano ako. Pinilit ko noong baguhin ang sarili ko dahil baka nalilis lang talaga ako. Pero kahit anong gawin ko, hindi pa rin ako masaya. Hanggang sa nakasalamu ako ng ibang tao na kapareho ko. Dito ko naramdaman ang saya at ganang pakiramdam. Walang takot dahil alam ko bilong ako sa kanila at pareho kaming hilig at gusto. Naging malapit ako sa kanila hanggang sa naging kaibigan na rin. Yes! Sa wakas at high school na ako. Marcos, anak, maganda ka na at papasok ka ba sa eskwela? Opo, Inay, ito na po at naghahanda na. Saan
Ano kaya ang classroom ko at sino-sino kaya ang maging mga klase ko? Hala, bakit lumag-usap-usap mga seniors namin mga lalaki? At bakit ang kanilang mukha ay punong kolorete para silang mga babaeng kumilos at magsalita? Uy, Marcos! Bakit? Di mo pa alam, magkaklase tayo. Dito ang room natin, malapit sa dean's office. Mga bata, ako nga pala si Ma'am Aika, ang inyong magiging guro sa loob ng taon. Magandang umagaling po, Ma'am! Saan kaya ako pupunta? Hi! Ikaw ba si Marcos? Oo, bakit? Tara, sumama ka sa amin at bibili kami ng snacks. Ayos lang ba? Oo naman! Marcos, ano pala ang bibilihin mo? Wala sa inyo, yung nalang din sa akin. Okay, sige. Uy, Marcos, matanong ko lang, bakit parang ayaw mo makapag-usap at sumama sa mga kaklase nating mga lalaki? Siguro... Di lang ako ganun ka-comfortable kasi baka pagtawanan lang nila at kutsayin ako. Bakit naman? Kasi nung nasa elementarya pa lang ako, kinukutsayin ako ng mga kaklase ko. Sinasabi nila na bakla daw ako, palambot, puro mga babae daw mga kaibigan. Kaya siguro yun ang naging dahilan kung bakit di ko kayang mag-isama sa mga lalaki. Marcos, anak, kamusta ang eskwela? Ayos lang naman po, Nay. Mabuti naman kung ganun. May mga bagong kaibigan ka ba, anak? Opo, Tay. May kumausap sa akin kanina. Mabuti kung ganun. Mga lalaki ba, anak? Itay, mga babae po. Okay lang yun, anak. Huwag kang mag-alala. Ang importante, may bago kang kaibigan. Sali ka ba mamaya? Maglalaro kami ng Chinese garter pagkatapos ng klase. Oo naman, sige. Yay! Sige, asahan namin yan, Marcos, ha? Uy, mga pre, tignan nyo yung naglalaro ng Chinese garter, oh. May kalarong lalaki. Baklase goro yan. Wow naman, Marcos. Ang galing mo pala maglaro ng Chinese garter. Di naman masyado, Ana. Marunong lang. Uy, bakla! Bakla! Bakit ka nakakilaro sa mga babae at ganyan ang laro mo? Pang babae lang yan eh! Bakla! Bakit? Bawal ba maglaro ka sa mga babae? Oo, bakla! Uy, tama na yan! Nakakasakit na kayong damdamin sa mga pinagsasabi nyo! Marcos! Bakit ganun? Ay, paglaro lang naman ako. Bakit nila ako sinasabihin ng bakla? Ang sakit! Dito ko napagtanto na may mali sa sarili ko at hindi ko kayang pigilan at iwasan ang nararamdaman kong ito. Madami akong nakitang bago at iba sa mga nakasanayan ko. May manakita akong mga lalaking parang babae magsalita, naka-makeup at ang lalambot kong kumilos. Siguro ito ngayon sinasabi ng mga ibang estudyante na mga bakla at siguro nabibilang ko sa kanila. Di ko gustong sumama sa mga lalaki dahil pakiramdam ko pagtatawanan lang nila ako at kukutsayin. Kaya mas mirabuti kong makipagkaibigan sa mga babae dahil pakiramdam ko malaya kong nagagawa ang mga gusto ko at masaya ako. Pero ang sakit mapahiya sa harap ng maraming tao. Sa katunayan, ako ay naguguluhan at nasasaktan. Ano bang dapat kong gawin? Masakit pa rin talaga ang mga dinanas ko noong unang 4 na taon sa high school. Marcos, anak, anong sinasabi mo? Wala yun, Nay. Nagdadasal lang po na sana maging maganda ang pagtatapos ko ng senior high school. Mabuti yan, anak. Pagbutihin mo lang para makamit mo ang pinangpangarap mo. Siguro, oras na para baguhin ko ang sarili ko. Susubukan ko makipagkaibigan at makisama sa mga lalaki. Ikaw di ba si Marcos? Oo, ako nga. Bakit? Kasi magkaklase tayo. Ganun ba? Oo, hehe. Tara, hanapin natin ang ating classroom at baka nagsimula ng klase. Ryan!
Bakit, Marcos? Hindi ba nahihilang mag-isama sa akin? Ba't mo naman natanong yan? Kasi diba, alam mo na, ang background ko, binubuli ako dahil sa mga kilos ko at pag-isama sa mga babae. Sinasabi nila na bakla daw ako. Ba't naman ako mahihiya at mahilang sa'yo? Ano ka ba, Marcos? Di ba siya nakasarian ng tao sa pakikipagkaibigan? Kaya kung ako sa'yo, huwag kang mahihiyang ilabas kung sino ka talaga. Salamat, Ryan, ha? Kasi ngayon lang ako nakatagpo ng lalaking tulad mo. Kasi noon, ibang-ibang tingin ko sa mga lalaki. Bakit naman? Kasi dati, hinuhusgan nila ako, pinagtatawanan at kinukot siya dahil sa pagiging malambot ko. At pag-isama na rin sa mga babae. Ah, kaya pala. Pero hindi kita masisisi. Pero di naman lahat ng lalaki eh, pareho sa kanila. May tatanggap pa rin sa'yo kung sino ka talaga. O anak, anong meron? Ba't ang saya mo ngayon? Kasi nay, may bago akong kaibigan. Babae ba ulit, anak? Hindi nay, lalaki at ang pangalan niya ay Ryan. Totoo ba yan, anak? Opo, itay. Sa katunayan, napakabait niya. Mabuti yan, anak. Uy, Marcos. O bakit? Halika, papakilala kita sa iba nating mga kaklase. Sige ba? Marcos, sila nga pala si Dave, si Ian, si Jimboy, si Carlo, Arjun at Ivan. Ilan sa inyo nga, pre? Marcos, sama ka ba bukas? Saan kayo pupunta? Inom kami kila Carlo. Sama ka na para makabanding mo din sila. Sige ba, kung ayos lang sa kanila, di ako dyan. Uy, mga tol, di ba si Marcos yun? Oo nga, no, pre. Lalaki na ba yun ulit? Uy, Marcos, lalaki ka na ulit? Isang imalata to, ah. Kung wala kayong kasabihin maganda, please lang, umalis na lang kayo. Bakit ba? Ibakla ka, di ba? Ba't ganyan, parang naging lalaki ka na agad? Hoy, pwede ba? Tigilan nyo nga si Marcos. Wala naman siyang ginagawang masama sa inyo, ah. Marcos! Pre, ayos ka lang ba? Bakit ganun, Ryan? Pilit ka naman baguhin yung sarili ko. Kasi nagpapakasaling mag-ibang tingin sa akin ng ibang tao. Pero ganun pa rin pala. Ukotsayin at pagtatawan ka pa rin. Pabayaan mo na lang yan. Ang mga taong ganyan. Naghahanap lang yan ang mapagtitipan. Sa totoo lang, ang hirap magpanggap. Parang niloloko ko na lang ang sarili ko. Di ba sabi ko sa'yo, huwag mong isipin ang mga taong ganyan. Ilabas mo kung sino ka talaga. Makita mo kung ano ka. Basta't palagi mong tatandaan, Marcos, na di magbabago ang tingin namin sa'yo kahit anong mangyari. Salamat, Ryan, ha? Oo, ako si Marcos. Bisexual ako pero ang hirap pala magpanggap. Pero bakit ang sakit pa rin? Ginawa ko na ang lahat sa tingin ko makakabuti sa akin pero wala pa rin. Pinilit kong baguhin ang sarili ko kasi nagbabaka sakali ako na matatanggap ako ng mga tao. Pero nagkamali ako. Mas nasaktan lang ako dahil sa mga ginawa kong pagpapanggap. Dapat pala inilabas ko na lang yung tunay na Marcos. Marcos na masaya sa ginagawa niya, pala ang maging ako. Ngayon, hanapin, alamin at tatanggapin ang tunay na Marcos. Kahit ang tingin nila sa akin na ako ay bali. Dapat mas maging matapang ka na, hindi duwag at maging palaban. Tawagan ko nga si Ana para magkita naman kami. Hello, Marcos. San ka? Dito lang sa bahay. Bakit? Kita tayo sa park. O sige ba? Hi, Beshi! Uy, Be! Kamusta ka na? Tagal na natin di nagkita, ah. Miss ka na namin ni Mary. Ito, ayos naman. Maganda pa rin kahit medyo stress si bakla. Hay nako, Be. Huwag mo papadal sa ganyan. Nakakasira yan ng beauty. Well, dapat maganda pa rin. Alam mo na, yun lang yung powers natin para makahanap at makaakit ng mga baby boys. Hindi ka pa rin talaga nagbabago, Marcos. Pero alam mo, sa totoo lang, Be. Ano yun? Ang hirap pala magpanggap. Ang hirap yung araw-araw babaguhin mo yung sarili mo kasi akala mo nalilis ka lang sa ng landas.
Sinubukan kong magipagkaibigan sa mga lalaki pero di ko talaga kaya. Bakit naman? Ba't mo nasabi na nalilihis ka lang ng landas? Alam mo naman diba, noong grade 7 tayo, kinukutsa at pinagtatawanan ako dahil sa pagiging malambot ko. Sinasabihan nila akong bakla. Eh di ko pa naman alam noon kung anong bakla. Sa bagay, pero mabuti yan na nailabas mo kung sino ka talaga. Kasi ako, bilang kaibigan mo, alam kong masaya ka sa ganito. Naalala ko pa nga dati kung gaano kakagaling maglaro ng Chinese garter eh. Pero nagpapasalamat din ako dahil naranasan ko ang mga bagay na yun. Dahil nakatulong yun sa akin na mahanap ang tunay na ako kung sino at anong uri ng mga taong dapat yung samahan. At dito ako masaya sa pagiging tunay na ako at sa pagiging parte ng LGBTQIA+ community. Mas naging matapang ako. Si Marcos ay isang bisexual. Bata pa man ay alam ko na sa sarili ko na may iba na sa akin. Pero di ko alam kung ano ito. Bakit parang ako'y litong-lito? Lalaki naman ako pero mas gusto ko babae ang mga nakakalaro ko. Napansin ng aking mga magulang na may iba sa galaw ko. Ngunit di yung naging hadlang para masirang relasyon ko sa kanila. Naghirap lang nung nag-aral na ako. May mga taong humusga at nangutya sa kasarian ko. Pero ito naman ang tumulong para mas hanapin at alamin kung ano talaga ako. Kaya salamat sa inyo. Hindi ako nalilihis ng landas. Sadyang iba lang ang tinitubok ng puso ko. Babae ako na nasa katawan ng lalaki. Bagamat ganon, ako'y isang lalaking may pusong pangbabae. Ako si Marcos, nagmamahal sa inyo. Magandang araw mga kaibigan. Ako po ay narito upang ating talakayin ang napakahalagang issue ng pagkakapantay-pantay ng kasarian. Ito ay hindi lamang isang usaping pangkababaihan o kalalakihan. Ito'y usapin ng lahat at nagbibigay daan sa lahat ng mga tao na namumuhay ng malaya at may dignidad. Bawat isa sa atin ay may papel sa pagtahak tungo sa isang mas pantay na kinabukasan. Panahon na para tayo magkaisa upang labanan ang diskriminasyon. Kilalanin natin na ang kakayahan at potensyal ng bawat isa nang walang pinipiling kasarian. Magtulungan tayo sa pagpapalaganap ng edukasyon tungkol sa pagkakapantay-pantay. Tara at magkaisa, hindi ka nag-iisa sa labang ito. Simulan natin ngayon para sa mas pantay at makatarungan na kinabukasan. Tunguhing pagkakapantay-pantay na kasarian. Tayo ang pagbabago. Tara, sumama ka na! Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng PS Development Communication at ng Huni 102.9 UNS FM, your radio. Pagkakapantay-pantay ay napakahalaga, mapababae man, lalaki, bakla o tomboy. Hindi basihan ang kasarian para ang lahat ng tao ay dumanas ng diskriminasyon. Tandaan natin na tayong lahat ay may karapatan. Karapatang sumaya, piliin ang mga gusto nating gawin at maging totoo sa sarili. Hindi pagiging mahina ang pag-iyak. Hindi pagiging mahina ang paghingi ng tulong. Hindi nakabase sa kasarian ang mga kayang gawin ng isang tao. Upang makamit ang pagkakapantay, kailangan bigyan natin ng parehong oportunidad ang kahit na sino. Itrato natin ang lahat ng pantay base sa kanilang pangangailangan dahil lahat ng tao ay may karapatan. Ang pakikitungo sa kapwa ay hindi nakabase sa kasarian. Ito ay nagpapatunay lamang kung sino ang totoong kaibigan o pamilya na handang dumamay sa oras ng pangangailangan. Alalahanin natin
na ang pagkakapantay-pantay ng kasarian ay nangangahulugan ang bawat tao ay may pantay na karapatan at responsibilidad sa lipunang ginagalawan. Hindi hadlang ang maging iba upang hindi ipakita ang kakayahan at ang tungkulin natin para makatulong para sa pag-unlad ng ekonomiya at ng ating bansa. Hanggat wala tayong naaapakang ibang tao, tayo ay may dignidad at kalayaang mamuhay sa paraang gusto natin. Lahat tayo ay may layunin at gampanin sa lipunan na ating ginagalawan. Oo, hindi natin maikakaila na sadyang nakatatak na sa ating isipan at ating kultura na ang lalaki at babae ay may kanya-kanyang gampanin. Subalit sa paglaon ng panahon at pagdating ng modernisasyon, ito ay nagbago. Noong unang panahon, ang sangkatauhan ay mayroon lamang dalawang pagkakakilanlan na ito ay ang lalaki at babae na tinatawag na sex. Ngunit sa paglipas ng panahon, naimbento o lumabas ang salitang kasarian na kung saan mayroon iba't ibang uri nito tulad ng gay, lesbian, queer at iba pa kung saan ang mga salitang ito ay nagsimula sa mga kanluraning bansa tulad ng Estados Unidos o Amerika. Sa kasalukuyang panahon, mas dumami pa ang iba't ibang uri ng kasarian, ngunit karamihan ay hindi pa rin tanggap ito. Ang mga membro ng LGBTQI+, ay minsan hinaharap ang mga diskriminasyon at pang-aapi ng bawat taong hindi sumasang-ayon sa LGBTQI+ community. Ang dramang inyong napakinggan ay ilan lamang sa mga kwento ng mga taong nakaranas ng hindi pagtanggap o diskriminasyon ng lipunan dahil lamang sa pagiging bakla. Naway maging aral ang dramang ito sa lahat at isabuhay ang pagiging iba ay hindi basihan upang hindi natin tanggapin sila. Naway mamayani ang respeto at paggalang sa bawat isa. Walang mali sa pagiging bakla. Ang mali, yung pagiging mapanghusga natin. Palagi nating tatandaan na tayong lahat ay pantay-pantay maging sino man. Tayo ay may pantay na karapatan na mamuhay na malaya sa karahasan o kalupitan ng lipunan at diskriminasyon. Magandang araw mga kaibigan, ako po ay narito upang ating talakayin ang napakahalagang issue ng pagkakapantay-pantay ng kasarian. Ito ay hindi lamang isang usaping pangkababaihan o kalalakihan. Ito ay usapin ng lahat at nagbibigay daan sa lahat ng mga tao na namumuhay ng malaya at may dignidad. Bawat isa sa atin ay may papel sa pagtahak tungo sa isang mas pantay na kinabukasan. Panahon na para tayo magkaisa upang labanan ang diskriminasyon. Kilalanin natin na ang kakayahan at potensyal ng bawat isa nang walang pinipiling kasarian. Magtulungan tayo sa pagpapalaganap ng edukasyon tungkol sa pagkakapantay-pantay. Tara at magkaisa, hindi ka nag-iisa sa labang ito. Simulan natin ngayon para sa mas pantay at makatarungan na kinabukasan. Tunguhing pagkakapantay-pantay ng kasarian. Tayo ang pagbabago. Tara, sumama ka na! Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng PS Development Communication at ng Huni 102.9 UNS-FM, your radio. Pasarian,
Yes, FM.